Yan, isang magandang umaga po. Yan, bad news. Nawala yung sisiw ng ating manok, yung bagong ano? Yung bagong pisa na dinala namin dito. Hindi alam kung anong tumira, kung daga o kung ano. Ilan yun na? Lima? Limang sisiw. Nakakawala kasi sila dun sa hawla eh. Kagabi pagdating namin dito, hinahanap ni Mrs. Wala. No, tinignan niya ulit ngayong umaga, wala talaga. Yan, kumusta po lahat? Welcome back po muli sa ating channel. Ayun nga palang, nakuha nating sili kahapon, naka 1¼ kilo lang po. Pwede na rin at least, di ba? Ano lang naman yun eh, may 300 na puno. Marami kasi yung mortalities natin dun eh. May git ano yun eh, nasa 500. Nasa 500 mahigit yun na puno. So yun, naka 1¼ tayo. Yay! Ilan pa lang naman yung mga may bunga na malalaki. Yung iba talagang as in wala pang bunga tayo. Maliliit pa. Dito rin limis dito. Ang bilis makarecover oh. Nalaki na oh. Uy, malapit na mamungahan oh. Yung tanim ko. Ang ganda oh. Taba oh. Nalambig din ang kamay ni Mrs. ah. Ang ganda ng dahon oh. Ngayon yung okra natin, may makukuha na naman ngayon oh. Ayan, nakapagpapawis na ako. Nagsibak ako ng kahoy, ayun. Wala nang panggatong si Black Ninja. Time check tayo. 7:45. 7:45. Oo, anong palagay mo? Fresh from the tree. Sarap. Wala nang hugas-hugas yan, punas-punas lang. Hmm? Lutong ha? Nagpapapalit na itong ating ano kamuting talbusan, biglang kumulang eh. May makukuha pa naman. Ayan oh, pitasin na natin to. Ang palayang Saudi, ang palayang Pinas. Ayan, nandito na pareho ng Pinas. Ayan oh, ang ganda. Ay, ang dagol nagtaltan eh. Ang dami pa mga binubunga eh. Pero maano na, kumukulot na yung dahon na yan oh. Sign of aging. Nga pala eh, pag kumukulot na, gumugulang na. Yung dahon. Na yung pang binubunga. Ano naman? Buhangin. Ayan o. Lumabo na naman. Chip-chip natin ulit. Hanggat hindi naubos yung tubig sa ilalim. Uwi muna kami. Ito ka muna ng may luluto. Okay, tara na sa kubo ulit. Ayan o, sarap ng ulam natin. Labong.
Native sana yan eh, kaso di mahuli yung manok eh. Yan, cute lang. Saluyot. Sarita kumuhan. Ano ito? Yan yung basa ko. Ha? Oh yan, ano yan? Sarap, labong. Yan, tara, order muna tayong hollow blocks para dito. Tingnan natin yung hollow blocks nila. Ayan, andito na tayo. Naka-order na tayo ng hollow blocks. Kali after lunch para i-deliver. Tapos ito, nakabili ako ng pambakod to eh. Nakabili ko ng 500. Ayan, binenta sa akin. Pwede na, diba? 500. Pangharang-harang dito sa mga ano natin, mga bibi. Sayang naman eh. Magagamit natin yan. Useful. Hmm, 11 feet ang haba. Luto na. Wow, labong. Yan ang tunay na masarap. Time check. 11:30. Kain na po tayo. Yan o. Kilong may yata. Wow. Mangguluya. Ayan, ayan. Ayan, no? Sarap, wow. Ayan pa tayo ang hollow blocks natin. Ayan ang hollow blocks natin. 300 pieces. Ting 9 pesos bawat isa. Okay. Yan o, tapos na. Matibay na, matibay. Binentang tangki sa akin, water tank. Ito siya, stainless. Ayan. 625 liters ang capacity niya. Ayan. Ngayon, parang mag-change plan tayo dito sa ating CR. O dito sa ating septic tank. Parang balak kong i-slab na lang yung pinaka as nito, tapos doon ko ipapatong yun. Ayan, bali yung pinaka bubong nya, yung slab na buhos, tapos doon papatong yung ano, tangke natin. Kasi ano lang yun eh, overhead lang na ano, gravity. O, hindi siya pressurized, hindi siya pressure tank. So total meron naman tayong pump. Pwede nating kargahin doon para hindi na tayo magbomba. Or gawa natin ng sariling tower. Sa palagay nyo, maganda. Islab natin itong ating CR o gawa natin sariling tower yung ano, yung tangke natin. Iniisip ko kasi yung gagastusin kung bibili ng mga bakal, materials para sa tower, yung pinakapatungan nun.
Saan mas makakatipid? Alin ang mas maganda? Kasi kung dito, kailangan natin lagyan ng reinforcement yan na ano, poste. Tapos, syempre, slab yun. Kailangan din may beam at saka mga bakal. Yung pinakasahig niya. Ang maganda dito, habang tumataas ang pinaka-tower nito, lalong lumalakas ang gravity niya. Ayan, oh. First tank. Medyo marumi lang. 625 liters. Maganda siya kaya kinuha ko kasi para hindi na maghigib-higib lalo na pag may toilet na tayo dito. Mahirap maghigib-higib. Para medyo may konting ginhap. Sayang kasi eh. Oh. Ganda nun. Ayan, pag-aaralan ko muna kung anong pinaka the best. Dami nating nabiling kalakal ngayon ah. Ito, tsaka yun. Hello blocks. Puro tayo bili ngayon ah. Para tayong maraming pera ah. Puro kalakal binil natin ngayon. Ha? Puro kalakal nga. Yun, yung pambakod tsaka yung ano. Para tayong nangangalakal. O yung may mga pinagbebenta dyan. Ano lang, yung budget meal lang, budget meal. Ayusin ko muna to para tanggal muna namin yung mga kahoy na to. Yan, siniba ko kanina. Inubos ko na yun doon. Ang daming anay. Yan, ginapakan na ng mga anay. Huwag mong isasandal doon sa ano, ha? Dapat yan mo pinapalub eh. Hindi, naulanan dito. Yan, paanda rin ko yung uli yung makina. Buhusan na rin tubig to para tumibay. Didilig kami ng abono sa mga ano, kamatis. Pagtitimpla ko muna si Black Ninja. Yun oh. Naliligan ko na yung ano, septic tank. Eh dito mababa kaya dito napondo yung tubig oh. Ayun, pauwi na po kami. Mamaya mag-spray ako ng talong. Yan, mamayang gabi na. Ganun lang kami bumalik. Tara, tara. Yan, time check tayo. 7:24. Yan, kababalik lang namin dito sa kubo. At mag-i-spray na ako. Yung... Uy, yun. Spray ba to nang iyan ko? Yun, tara. Kita ba? Susubok ngayon ang ating power sprayer. Okay, tara. Okay. Pasensya na, hindi makitang masyado, madilim.
Yun, ubos na isang karga. Isang karga pa. Isang karga ulit. Daming ano, mga lumilipad na insekto. Kaya pinakamainam talaga gabi mag-spray eh. Diyan active yung mga insekto eh. Ganyang oras. Kaya kahit madaling araw, mas magaan yung gabi. Kainaman itong prebaton, hindi siya mabaho. Hindi tulad ng mga ibang gamot. Hindi siya maamoy. So ang required dito sa ating takalan, 10 ml sa 16 liter na ano. Tipid lang siya, pero napalampas ko ng konti. Yun, natapos na. Sakto, dalawang karga. Nabot pa ng konti yung ibang kamatis. Dilim. Yan si Black Ninja. Para sunod-sunod sa akin. Para siyang buntot. Naku, maambon. Ay, inawisan ako. Yan, katatapos ko lang pong mag-spray. At mahal, nakahiga na. Biglang dumami yung mga pulisak dito sa loob. Oh. Dahil nabulabog sila dun sa mga halaman. Eh. Okay, tapusin ko na muna po yung vlog natin dito. At gabi na, 8:30 na po. Bago po tapusin ang video na to, maraming salamat po sa ating mga bagong mga subscriber at mga nag-comment sa nakaraan po nating upload niyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at pag-subscribe sa ating pong channel. Ayan, shoutout nga po pala kay Sir Espino Abilon Vlog. Yan. Po nating solid supporter diyan sa Riyadh. Ayan, si Sir Espino Abilon Vlog. So, hanggang dito na lamang po at lagi po kayong mag-ingat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye, kita-kita po tayo bukas ng umaga. God bless us all.